Hi mga ka-Transportify, magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta naman po tayo? Ngayon po ay March 30. Update lang po tayo tungkol dun sa car clarification. Ngayong 2021 kasi may mga bagong sasakyan na idinagdag po si Transportify para maaari nating ipasok sa kanila. So, panoorin niyo itong video na ito para makita at malalaman ninyo kung anong mga sasakyan ang pwede natin ipasok. Magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Welcome back na naman po sa ating panibagong vlog. Kumusta po kayo? Medyo matagal-tagal po tayo hindi nakapag-upload ng Transportify update. At saka mamaya, abangan ninyo, mayroon akong na-interview ng isang operator driver. Ang dala niya ay close van. Kasi marami po nagtatanong sa atin kung kumusta na po ang biyahe ng Transportify ngayon. Lalo na ngayon, mayroon na naman tayong ECQ. Malakas po sila ngayon sa delivery. Kaya sana panoorin yung video nito hanggang sa matapos. Kaya shout out po sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating vlog. Maraming salamat po sa inyo. Sana patuloy na po natin suportahan ang ating YouTube channel. Baka mayroon pong naligaw sa aking YouTube channel. Hendry BTV po. My name is Hendry. Sana po i-share natin itong video nito sa ating mga kaibigan para po may guide sila kung sakaling meron silang ipasok na sasakyan. At saka bago tayo magpatuloy, sana nakapag-like na kayo. At saka comment. At paki-subscribe na lang po. Pakisama niyo bell all para lagi kayong ma-notify sa ating darating pang mga video. So maya, ulitin ko. Ang tabihanan nyo, mayroon akong ipapakitang interview sa inyo. Para masagot po natin yung mga nagtatanong kung kumusta na po ang ating biyahe. So para naman, kasi yung aking sasakyan kasi ay sedan. Kaya medyo mababa siya ng konti. Kumbaga, medyo mahina ang booking. Pero kahit papano, mayroon naman. Ang malakas talaga ngayon, L300, close van, wing van, trailer, 10-wheeler. So, ganito, ilistan nyo. Meron akong listahan dito. Yung mga sasakyan na naidagdag nila. Sa ngayon, meron tayong kasalukuyang sedan. Ilalagay ko na lang sa screen lahat yung mga sasakyan na kanilang tinatanggap. Sa ngayon, sedan. Ayan, sulat nyo. Tapos sa Adventure, Fortuner, yung mga may mga extra space, L300, close van, pickup. Alam niyo yung pickup, yung six-wheeler na open yung likod, yung mga ginagamit sa hardware, tinatanggap na rin nila yon. Tapos mayroon silang idinagdag. Baka mayroon kayong ano dyan, dump truck. Oh, kailangan din nila ng dump truck. Ayan, listen nyo ha. Baka mayroon kayong mga kaibigan dyan na mayroong mga sasakyan ng ganyan. Kung wala namang, kung nakatambay lang naman. At saka kung maghanap kayo ng extra service na inyong sasakyan, pwede nyo ipasok dito. So, doon na tayo sa dump truck. Sa wing ba naman, 10-wheelers. Ayan, 10-wheelers. Sa ngayon, meron na yan sa kanila yan. Tumatakbo na yan, yung 10-wheelers na yan. Sulat nyo, ha? Then, ayun nga, yung dump truck. Nasabi ko na. Yun yung mga sasakyan na tinatanggap nila. Yung ELF, kung ano kayo, kung tawag dito, familiar kayo sa ELF truck, pickup ang tawag sa kanila ngayon, tinatanggap na rin yan. Kaya baka meron kayong mga kilala dyan na nakatambay lang yung sasakyan.
pasok nyo na. Mag-comment lang kayo sa akin. PM nyo lang ako. Tutulungan ko kayo magpasok. Ako nang bahala sa inyo. Walang problema yun kasi sa franchise sila naman ang maglalakad. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kasi mayroong nagtanong sa akin nga kung kumusta nga yung biyahe ng van. Kung maganda talaga, kung meron kayong L300 sa close van, yun, sinasabi ko sa inyo pa ulit-ulit. At saka may nagtatanong sa akin kung pagka L300, may prangkisa na ba? Mayroon na po. Mayroon na po. Pero tutulungan naman kayo ni Transportify. Hindi na mahirap kumuha ng franchise. Sa may mga, kunyari, may mga ano kayo, mga van. Yan. Katulad niyang Toyota Hiace. Yan, binagit ko na yung kumpanya, Toyota Hiace. Kailangan na rin ng franchise yan. Saka dapat nakatanggal yung upuan sa likod. Dapat ang maiwan ng upuan sa harap lang. Dapat nakatanggal yan. So next, L300 kailangan may franchise, close van. Pero yung mga katulad na Adventure, Fortuner, Innova, hindi pa kailangan ng franchise yan. Hindi pa kailangan. Ngayon, malakas ngayon yan. Katulad ngayon, eh, meron na naman tayong panibagong hamon. Kaya-SQ na ba tayo? Malakas ngayon yan. Kaya dapat naka-online tayo palagi. Online lang tayo. Wag sumuko. Sa akin kay kotse lang yung sa akin, medyo meron na naman. Pero hindi katulad ng mga malalaking sasakyan. Hindi man talaga yung malalaki. Kailangan. So ito, may papanood ko sa inyong video, maiksi lang ito. Interview to dun sa aking nakakilala at nakausap ko na operator driver siya sa kanyang sasakyan. Ay, magandang hapon sa inyo lahat mga kapatid. Dito, kasama ko si Kuyan. Pangalan mo Kuyan? Myron, isa pong driver operator ng Transportify. Ngayon, para dun sa mga nagtatanong sa akin kung kumusta na nga pong biyahe ng Transportify ngayon. Ay, sa akin kasi, si Dan ako medyo matumal. Sa inyo naman po Kuya, kumusta na po? Medyo okay, medyo manong formular ngayon. Marami-rami bukong. Yun, mga nagtatanong tungkol dun sa close van kasi marami nagtatanong na kumusta ang biyahe. Mas okay ngayon close van. Kaya pa, kung gusto niyo magpasok ng sasakyan, mas piliin niyo itong ganito, no? Close van. Four wheelers, no? Oh, kasi medyo mas gamitin talaga siya. Ako, ako eh, kotse. Kaya medyo matumal. Kaya medyo, nag-iba ng way ngayon. Salamat po kaya. Apa. Kasama mo kaya? Daniel. Oh, shout out po sa misis. Ayan, ha? Shout out sa misis ko. Pasarap pa si Jenis. Okay, salamat po. So, doon na lang, kaya binlog ko para yung nagtatanong iisahan na lang. So ulitin ko ang booking ko ng close van truck ng tawag ko. Mas okay ngayon kaysa sedan. Kaya po maraming salamat sa inyo. Salamat po sa panonood. So dito na lang po. Bye-bye. Tingnan mo yung truck nila oh. Ang laki. Yan. So tapos na sila mag-unload. Ito yung mga pangarga nila. Lipat bahay po. Ayun. Sana po napanood ninyo at nagustuhan ninyo ang ating interview. Madali ang interview lang po yun kasi nag-aano sila. Nag-pick up. Tapos nag-deliver din. Ngayon, kagandahan kasi sa kanila kasi isang hatak nila. Kunyari, magmamula ng Cavite to Quezon City. Ang kanilang price niya, sa naglalaro na sa mula 3,700 up to 4,000. Yun na po ang presyuhan nila pagka close van. Kung nakita nyo ganun sasakyan. Yun na po ang presyuhan nila. Pero kung sa'yo nangalan yung gas, tapos babawasan pa ng commission ni Transportify. Pero malaki pa rin yung matitira sa inyo. Pagka ganun. Kasi kung magtutulong naman kayo, sagot naman nung customer yun eh. So sana mayroon akong naibahagi sa inyong kwento ngayong araw. Sana po doon sa mga nagtatanong, nasasagot na po natin. Kaya doon sa nabanggit ko mga sasakyan, sana mayroon kayo. Pasok nyo na para kumita na tayo. PM nyo lang ako. Hindi, mag-comment na kayo sa video na ito para tutulungan ko kayong magpasok ng sasakyan. So, sana po. Kung nagugustuhan natin itong video na ito,
bigyan nyo ako ng like, tapos i-share nyo na rin sa ating mga kaibigan. Saka baka nakalimutan yung mag-subscribe, paki-subscribe na lang po. Paki-hit yung notification bell, sama nyo yung bell all para ma-notify kayo lagi sa mga katulad na video na ito. So, ingat po tayo kung saan natin naroon mga kapatid. Salamat-salamat po sa panonood, tinapos ninyo. Saka sa hindi pag-skip ng ating ads. Salamat po. Bye-bye. Love you.